tonight. Hi guys, it's your girl, Mimi. Yeah, yeah. And today, opo, kung napapansin nyo po, wala po akong hikaw. Gawa ng sunod-sunod na araw po ako nakahikaw and sobrang bakbak na bakbak pa yung tenga ko. Parang hindi na niya talaga kaya. Parang anytime mabibigtas na yung tenga ko. Sobrang sakit na lang tenga ko. Pero ayun po, opo, bilang ako po talaga ay mahusay talaga. Mag-vocal coaching, ayan, pin of vocalizationism. Vocal coaching is like my religion. Religion! So, meron po tayo itong listahan ng mga artists at sasabihin ko po kung collab or pass. At kung hindi ko po na-include dito ang mga idols nyo po, pagpasensyahan nyo na po ako, opo. Hindi ko naman po nababasa ang mga utak nyo, opo. Kaya sa mga artists po na ito, kung nais nyo po magpaturo sa akin, opo, bilang ako po ay magaling sa lahat na bagay, coaching, swimming, dancing, cooking, everything. Ayan, just contact me po. Ayan po ang aking email. Let's start! Drink your water, bitch. Moira De La Torre. Definitely po, I would like to collab with Miss Moira De La Torre. Opo. Pero, di ba siya talaga ang queen of hininga? Like, siya. Okay lang yun. At may trademark siya as a singer like me. Like, siya talaga ang queen of hininga kung napansin nyo. Grabe yung ano niya, inhaling effect. Inhaling effect! Bilang ako po talaga ay vocal coach, ito yung mga bagay na dapat nating i-apply para mas gumanda pa yung pagkanta ni Miss Moira, opo. Bilang ikaw ang queen of hininga, palindigan mo na. So dapat lahat ng words mo may hininga parate, oo. Ganon. Ganon dapat, Miss Moira. Di ba, mas maganda. May dimension, may dating, di ba? Oo, may puso. And kaya hindi nila naiintindihan yung lyrics. Mararamdaman nila yung sakit at mga paghihirap na nadaanan mo sa pagkanta mo, oo. And I think yung magandang vocalization dito is yung parang kay airbending. Parang kay Aang nung Avatar, opo. Parang ganito. And siya na... O, diba? Gumaan yung feeling ng pagkanta, mas may smoothness, smoothening effect, diba? O, Sarah G, opo, ang ultimate pop star royalty. Ako po, I will dance a bitch. Idol ko po talaga si ate natin Sarah G. Opo, kinder pa lang ako, para kinder or grade 1, ganyan. Favorite ko rin sa'yo, ang pag-ibig ko doon, oo. Parang langit ang paligian ko. And definitely po, gusto ko po makipag-collab kay ate Sarah, opo. Pero, kasi fan talaga nga niya ako, ay napapansin ko, may mga mali talaga sa mga ginagawa niya, opo. Panoorin natin yung music video niyang Tala. Ang daming mali ko napansin eh. Oo. Napansin nyo ba yung paglakad niya? Mali. Mali yung paglakad niya o simula pa lang. Kasi kung mapapansin nyo, ano bang English ng Tala? Diba, star? O, ano ba mga nakatira sa star? Aliens! Ganyan ba maglakad ng mga aliens? Straight? Ayon sa aking research, hindi ganyan maglakad ng mga aliens. So, first part ng kanyang music video, ganito siya maglakad. E, nasa outer space siya. Hindi ganyan maglakad ng mga aliens! Ganito maglakad dapat. Ate Sarah, makinig ka. Pay attention. Ganito! Ganyan ang mga aliens. Alam mo yung parang sakang? Ganyan dapat Ate Sarah, opening mo ng Tala. Kasi aliens, ganyan, straight. Pilipino yon pag ganon. Ganito aliens, ganyan. Ganon. Ang voice kasi, konektado yun sa ano mo, walking. Sige, mag-blurred ka! Ayan. Ang walking kasi, konektado yan sa inyong vocal throat. Pag walking kang straight, straight lang ang magagawa mong boses. Walang dimension. Pansin nyo, di ba, straight lang? Pag alien walk, tinan mo, grabe yung dimension. Di ba? Okay, let's continue watching. Aabutin natin ang mga Tala. Paano mo maaabot ang Tala, Ate Sarah? Astronaut ka, girl. Ako, bilang mahusay talaga ako sa lahat, ako lang siguro ang may kaya umabot ng Tala dito sa Pilipinas. Bakit? Ano ba ang Tala? Star. Ano ba yan?
Lucky Star! Ayan, dapat Ate Sara, pumunta ka dito sa bahay namin para mag-shoot ng tala kasi haabutin natin ang mga tala. Ayan, naabot mo na ang tala, Ate Sara. Ang Lucky Star. Tala, tala, tala. Ganon. Next, the artist naman po natin ay si Miss Regine Velasquez, Asia Songbird. Opo, isa rin po talaga si Miss Regine sa haligi ng industriya natin pagdating sa pagkanta. Ayun, I would definitely like to collab with her, opo. Pero, may napansin kasi ako sa minsan sa pagkanta niya rin, oo. Nakita mo yung buhok ni Ate Regine dito. Tinan mo, ginaya ko ni Ate Regine noong 2010. 2010 pa ito, ginagaya na ako na Ate Regine. Ah, Mimi's impact. Couldn't find my way. Naliligaw na pala siya. Eh, syempre, dapat tatanungin mo yung si Kuya Guard. Naliligaw ko na pala, kakanta-kanta ka ba? Couldn't find my way. Naliligaw na, kumakanta pa sa gubat. Ano ba yan, Ate Regine? Pag naliligaw, saan ka magtatanong? Sa Guard. Napansin nyo, ang sharp. See how I shine. Ang ganda. Ganda nun, me. See how I shine. Shine! Parang nawawala yung aesthetic ng voice mo kung shine! Dapat shine! Ayan, Ate Regine ha, living vocal coach for you. What's poppin'? Next artist naman po natin ay si Miss Morissette Amon. Opo, ayan. Ako po rin ay isang fan po ni Miss Morissette. Grabe po yung mga dynamics. Grabe yung dynamics and dimension ng kanyang pagkanta. Pero may mga bagay talaga na hindi natin makukuha lahat. Thank God, nakuha ko lahat. Ito yung mga bagay na napansin ko sa pagkanta ni Miss Morissette na dapat natin isaayos, opo, at isa puso. Okay, pakinggan natin yung kanyang pagkanta. Ano yun? Bakit ganun siya mag-whistle? Mali yung whistling niya. Ala, hindi ko na kaya mag-whistle. Oo, dapat hindi ka nakapikit. Kasi nagbi-whistle ka, tapos nakapikit ka, eh din malamaya wala nang nanonood pala sa'yo, di ba? Pagkamulat mo, wala ng tao. Dapat pay attention to your audience, Miss Morissette. Ganon. Ganon dapat, Miss Morissette. Eh, open mo yung eyes mo. Oo, ayan. Tingnan mo, sobrang niyang tinataasan. Masyado siya nagmamagaling. Masyado ka nagmamagaling, Miss Morissette. Oo. Dapat minsan matuto tayong magpakumbaba. Opo. Kasi yung mga pagbabataas sa ganyan, wala yung mararating. Dapat, akin ka na lang. Dapat ganon. Kasi kung para... O, diba? Kung lahat tataasan mo, wala nang dimension. Parang nawawalan na ng interest yung mga tao sa'yo kasi, ala, ayun na naman, taas na naman ito. Dapat bigla mo siyang gugulatin. Akin ka na lang, giliw! Akin ka na lang. Pero, I would definitely like to collab with Miss Morissette. Opo. Miss Casey Tandingan. Opo. Nasa utak ko na po dati ito si Miss Casey ng aking... Ba't ka nagkaganon, Mimi? Nagsushooting ka? Wala pa tayo sa mga mature roles. Opo. So, nasuotan ko na po before si Miss Casey Tandingan ng aking brand. Opo. And I would definitely collab with her sa mga voicing lessoning. Opo. Voicing lessoning! Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Ba't nga ang mga singer pumipikit, no? Pag kumakanta. Kahedera. Pinapakita yun sa audience sa pagod na kayo mag-perform. Dapat hindi tayo ganun. Dapat passionate tayo mag-perform. Kahedera. Mali. Dapat. Kahedera. Ganun. Para ma-feel na lang. Ay, passionate tong singer na to. Susuportahan ko to. Naninig nyo ba? One more time. Hindi ko kaya yun, Miss Casey. Paano nag-i-echo ang boses mo? Sa akin. Sa akin. Sa akin.
Si Miss Casey, nag-e-echo yung boses niya. Tiyo, pakinggan natin ulit. Ilan ba bibig mo, Miss Casey? Bakit ang naming echo ng boses mo? Three-head eyes, dragon ka, girl. Feeling ko dapat ikaw ang mag-coach sa akin paano gumawa ng sariling echo. Up, in. Next artist naman po natin ay si Miss Kyla, the queen of R&B before me. Right now, we all know it's me. Yeah. Like to call up with a legend like Miss Kyla. Opo, kasi siya talagang nilook up ko rin sa pagdating sa R&B. Opo. Pero ayun, as I pass by sa kanyang mga lumang video, napansin ko kahit na gano'n siya kagaling, may mapupuna ka pa rin naman talagang mali sa kanyang pagkanta. Opo. Tingnan natin. Tingnan mo, oo, okay naman yung kulot niya, pero I think mas maganda kung dalagdagan niya pa ng kulot kasi nga siya ang tinaguro ang queen of R&B tapos ang minimal lang ng mga kulot na ina-apply niya sa kanyang pagkanta, diba? Opo. I gave my all to her, give me one more. Ganun dapat Miss Kyla, oo, kasi queen of R&B tapos I think dapat mas ganun para mas babigyan mo ng justice yung kanta. Si Miss Jonna. Opo, ayan. Napakahusay rin niya pong singer. Kaya tuwang-tuwa rin po ako. Ibibigyan po ako ng chance na makipag-collab kay Miss Jonna. Opo. Pero tingnan natin kung ano mga dapat niyang i-improve sa kanyang singing. Opo. Napansin nyo? Umupo siya kaagad kahit wala nagpapaupo sa kanya. Ganyan ba ang tamang manner ng singer? Dati ganyan ka lang. Kunin mo yung headphones, wait for the signal to sit. Pwede ka lang umupo. Ayan, tsaka ka lang uupo. Kasi ganun yun eh, susundan mo yung constellation ng pagkanta mo. Kasi nga, ang lucky star ay nanonood sa atin. Dapat i-coconnect na dance mo yung mga constellation sa pagkanta mo, Miss Jonna. I know, I'll never do this way. Ayan, nakabuo na tayong constellation called Mimea is the best. Tatlong hold on, Miss Jonna. Dapat hindi ganun. Dapat kasi pinahihirapan mo na ang sarili mo eh. Dapat tinitreasure natin yung mga ganyang sayang na syllables. Diba? Opo. So, dapat ganito dapat. Hold on. 3 times. Ganon, Miss Jonna. Kasi nga, sayang naman yung hold on. Eh, kung siya shortcut mo na lang rin naman, at may intindihan rin naman nila, diba? Mas mapapadali pa ang buhay natin dito, opo. Hold on. 3 times. Gusto ba natin makakollab ang Girl Trends. Okay. Tingnan natin yung kanilang performance. Tell me how you... Love it! I super love it, Girl Trends. I would definitely like to work with you guys. Kasi sobrang galing ng synchronizationism nyo. Eh, oo, yung synchronization. Okay, ito muna yung mauuna, tapos kayo susunod kayo. Oo. The only thing na napansin ko is, di ba gumaganya kayo, hindi kayo kumakanta. Dapat kahit instrumental, kumakanta pa rin kayo. Tell me how you... I'll give you up tonight. Hello, bayad tayo dito, tapos instrumental, magpapahinga kayo. Ganon. Dapat kahit instrumental, kakantahan nyo. Oo. Pero other than that, I think everything is perfect. I love the synchronizationism. I love it. Yung hello, good. I love it, Girl Chance. See you soon, guys. So, yan ang aking pass or collab. Opo. And sana nag-enjoy po kayo. Kung may alam pa po kayo kung sino kong dapat na makakollab, opo, mag-comment po kayo dyan. Yan, comment down below. And don't forget to subscribe to your girl. Meme, Ganda, Girl Trends, what's up? Thank you po.